Hi mga Beshi! Another day! Another luto for us! Tara! Let's cook! Ayan guys! Ang dami nating naluto. Sa 2 century tuna lang. Mamay, need mo yung parsley. Luto na! Kainan na naman ba at hindi mo alam kung ano ipiprepare mo? Ito naman ang itry mo sa century tuna nyo. Okay, so ito yung mga magiging ingredients natin. Potato, 1 big potato, 2 small carrots, onion, garlic, 2 century tuna, 2 eggs, breadcrumbs, and cornstarch. So, yan. Yan yung mga gagamitin natin ingredients for our century tuna balls. Okay? So, first, gasan natin maigi itong ating mga kulay. So, balatan natin itong mga gulay natin. After nga mabalatan lahat ng vegetable, ay igagrind naman natin ito. So, meron kaming ganito. Ito yan, mga veggie. Para mabilis natin matapos to, gagamitin natin yan. So, first, cut lang muna natin to into small pieces. Alam niyo ba mga beshi, isa to sa mga pinaka-favorite ko na kitchen tools dito sa bahay. Itong grinder na to. Kasi yung anak ko, kung di nyo natatanong, mapili kasi yun sa pagkain. Ayaw nun ng gulay. Kaya bilang wise mom, kailangan natin magpakain ng gulay. At ito, pipinuin ko. Tingnan ko lang kung mapili niya pang mga gulay na to. Kayo ba mga beshi, anong mga technique nyo para mapakain nyo ng gulay yung anak ninyo na hindi kumakain ng gulay? Once matapos na natin ma-prep yung mga vegetables, ito kukunin lang natin yung century tuna para i-drain yung sabaw niya. Naman necessary na tuyong-tuyo yung century tuna natin. Tinanggalan lang talaga natin ang sabaw at ayan, tanggal-tanggalin natin konti yung iba pang mga natira. So, nandiyan na natin ang ingredients natin. Yung carrots, yung patatas, yung sibuyas, bawang. Okay? And i-add na lang natin to. Itong century tuna na din-drain natin. Ayan. Perfect nga to sa aming mga beshi kasi alam niyo yung anak ko hindi niya kinakain yan yung laman ng tuna, ang kinakain niya lang yung sabaw. So natuklasan ko to, perfect to, hula ko kakainin niya nga to eh. So medyo mix lang natin sila together. After niyan i-mix, lalagay na natin to itlog. Yan. 2 eggs. 2 eggs. Okay. And then, tinatira namin breadcrumbs. Last time. Ano lang to? 80 grams. So, bawas na to eh. So, 40 grams na lang. Lalagyan natin ng cornstarch. Apat na tablespoon lang. 2 3 4. Okay na, all good. Ayan. So, mix na lang natin. Ayan, imekos-mekos na lang natin yan, mga insan.
So, once well mixed na yan, ready naman natin itong kawali natin. At lagyan na natin ng oil. So, sa kutsara, ayan, kutsara lang gamitin nyo. Wala lang kayo ng pabilog. Ayan. Gamitin nyo ng tinidor. Ayan. Okay na yan. Huwag masyadong ano para mabilis lang maprito. Kalagyan lang natin siya dyan. Ayan. So, ganun lang siyang kadali. Ibilog, just repeat the process until maubos natin lahat yung prito. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang video na to na hindi natin natitikman at hindi ko kayo natataka, mga beshi. Kaya ito, kainan na!